Sa katimugang bahagi ng Davao City, matatagpuan ang Huna Subdivision, isang tahimik na komunidad sa isa sa mga pinaka-eksklusibong subdivision sa Davao. Eksklusibo man ang Huna ang tinaguri ang playground ng pamilya Ampatuan. Sa hindi maintindihang dahilan, ito ang paboritong lugar ng pamilya. Sa talaan lang ng Davao Assessor's Office na nasungkit ng Mindanao Media Cooperative na Minda News, hindi bababa sa 15 pirasong lupa't bahay ang pag-aari ng mga Ampatuan dito lang sa Huna Subdivision. At hindi ito mga pangkaraniwang mga bahay. Matatayog ang mga pader, malawak ang mga lupain, at higit sa lahat, en grande ang mga mansyon. Dito sa Kasoy Street, mahahanap ang pinakakilalang mansyon ng mga Ampatuan, ang higanteng bahay ni Andal Ampatuan Senior na sumasakop sa isang buong bloke, 4,000 square meters ang laki ng lote. Sa pagtayo pa lang ng pader, milyones na ang ginastos. Ang mga guardhouse sa bawat kanto, singlaki na rin ng mga pangkarniwang bahay. Kagaya namin na po, sir, isang block, wala na yan. Isang bahay na yan. Isang bahay lang? Isang bahay yung isang block yata. 100,000. Ang bubong may mga solar panel. Ang loob raw may indoor swimming pool. Pero hindi ito natapos. Ang nakikita ninyo sa video ay wala pang kalahati ng mansyon. Ito ang bahaging tila na idagdag lang. Hindi pa tapos ang bakod, pero kaparehong kapareho ang disenyo. Natigil ang paggawa dahil nakulong si Andal Senior dahil sa 2009 Maguindanao Massacre. Ngayon, tila walang nakatira. Hindi na dumaraan ang mga dati kinatatakutan ng mga convoy ng mga itim na sasakyan ng mga Ampatuan. Kahit ang gate ng mansyon, puro graffiti na. Ang mansyon na ito ay isa lamang sa 161 mga pag-aaring lupain ng mga Ampatuan na ngayon ay sakop na ng isang freeze order ng korte. Noong 2011, nagsampa ang Anti-Money Laundering Council or AMLAC ng tinatawag na civil forfeiture case laban sa mga Ampatuan. Ibig sabihin, gustong kumpiskahin ng gobyerno ang mga pag-aaring ito sa paniniwalang kinurakot lang ang mga ito ng mga Ampatuan habang sila ay nasa gobyerno. Ang ibig sabihin ng freeze order, walang pwedeng ibenta, walang pwedeng ilipat na titulo, walang galawan habang patuloy ang kaso sa korte. Sa ganitong paraan, masisigurong may makukuha pa ang gobyerno at ang mga pamilya ng biktima ng Maguindanao Massacre kung sakaling manalo sila sa korte. Pero napag-alaman ng PCIJ at ng Minda News na tila nahuli ang gobyerno sa paghingi ng freeze order. 2 linggo lamang bago maibaba ang freeze order na ilipat kaagad sa ibang pangalan ang titulo ng 8 mansyon o lupain ni Andal Ampatuan Jr. Ang lupang sakop ng Transfer Certificate of Title Number T410739 may lawak na 600 square meters. Ang TCT 430740 at 41 parehong may lawak na 600 square meters rin. Ang TCT 445, 458, 459 at 460 may lawak na 555 square meters. Ang TCT 444571, 600 meters naman. Lahat sila mga lote ni Andal Jr. sa Huna Subdivision. Pero may isa pa, TCT 416373 na may lawak na 783 square meters, doon naman sa Matina Crossing sa Davao City. Sa certified true copies ng mga titulo na nakuha ng PCIJ, May 13, 2011, inilipat ng sabay-sabay ang pag-aari ng 7 lote. May 19 naman na ilipat ang pang-8. Ang problema, humingi lang ang AMLAC ng freeze order noong May 30, 2011, 2 linggo matapos mailipat ang mga titulo. Binigay ng Court of Appeals ang freeze order, June 6 na. Bagamat kasama pa rin ang 8 lote sa freeze order, huli na ang lahat dahil hindi na ito pag-aari ni Andal Ampatuan Jr. Pero may isa pang problema. Ang bumili raw ng 8 lote ni Andal Ampatuan Jr., mismong abogado niya. Nakuha ng PCIJ at ng Minda News ang mga bagong titulo ng 8 lote. Nakapangalan na sa isang Arnel C. Manaloto, taga Santo Entiero Street sa Angeles City. Si Manaloto ay isa sa mga abogado ni Andal Jr. sa sari-sari niya mga kaso sa Maynila at Maguindanao. Madalas siyang dumadalaw kay Andal Jr. sa kulungan at minsan nag-a-attend pa ng mga hearing ng massacre trial bagamat hindi raw siya defense counsel. Minsan ang nakabangga ni Manaloto si Governor Ismael Mangudadato. Nang magpumili si Mangudadato, mag-spot inspection sa selda ng mga Ampatuan na siya namang hinirangan ni Manaloto. Ayon sa mga eksperto, problemado ang pagbentang ito. Lalo't ang bumili ay abogado ng nagbenta at ang lupa ay hinahabol ng gobyerno. The general principle there is the lawyer should not be materially or pecuniarily or in any way interested in property that is subject, that is owned by the client or where the client has an interest in that is subject of the litigation. No? So in principle,
hindi dapat mag hindi dapat bilhin, ibenta, maging broker, no? Ayon kay Attorney Teddy Ten ng UP College of Law, maaring magmukha na itinatago lang na abogado ang mga ari-arian ng kanyang kliyente, lalo't civil forfeiture case ang hinaharap ni Andal Jr. It could be a possible source of conflict of interest. It could also be the other way, no, the a possible source of collusion, meaning possible source of fraud, no? Because madaling gawin kasi ng abogado ng kliyente kung alam na abogado na may dapat silang itago at sabihin ng kliyente, eh, lipat ko na lang sa iyo para wala na sa akin, di ba? At kung pumayag yung abogado, then that's problematic because they now share the same interest. There's no conflict of interest. They now share the same interest, and the interest is fraudulent, meaning that hindi dapat papel na abogado is to say, uy, hindi ko pwedeng gawin yan kasi bawal sa amin. At pag ginawa mo yan, ang effect niyan hindi na pwedeng habulin yung property. But if the lawyer agrees and the property is transferred to him, and therefore now there's no conflict because they now have the same interest, which is to keep the property away, then yes, that could be a source of action and source of discipline as well. Tumutol din ang abogado ng mga pamilyang biktima ng Maguindanao massacre. Aside from the code of professional responsibility which governs the conduct of the lawyers, I just cannot remember the exact provision under the civil code that actually says sales cannot take place between a lawyer and a client when it involves a piece of property that, you know, is being contested, let's say, in a judicial proceeding. So there is a prohibition under the civil code, aside from the prohibition, the generic provision that's found under the Code of Professional Responsibility. Ayon kay Attorney Prima Quinsayas, abogado ng Freedom Fund for Filipino Journalists, na sumusuporta sa mga pamilya ng massacre, matagal na itong pangamba ng mga pamilya. Nasa tagal ng pag-aksyon ng gobyerno laban sa mga patuan, maaaring naitago na ang ilan sa kanilang ari-arian. Early 2010, there were relatives saying that, attorney, nabalitaan namin parang yung sasakyan ni na ang patuan, parang binenta na sa ganito. And you know, I'll tell them, do you have proof? Hindi, attorney, nababalitaan lang namin, attorney. So they have raised those concerns as early as 2010. Ito ang dahilan kung bakit minamadali nila ang gobyerno sa pag-aksyon sa mga ari-arian ng mga ampatuan. And the last time it was raised was, I think, last year when some were saying, attorney, kung makonvict sila, attorney, would they still have properties? Kasi baka binibenta na o nililipat na sa pangalan ng iba. They have actually raised that concern with me. That's why I think a while ago when we were discussing their willingness to actually consider accepting the offer of compromise or settlement, that's one of the concerns they raised, na baka after 3, 4, 5 years, even if we do get a conviction and the judge awards damages, the decision cannot actually be executed because there is nothing, no property to, you know, be used to pay the, let's say, the civil damages that were awarded by the court. Ilang beses sinubukan ng PCIJ kunin ang panig ni Attorney Manaloto. Hinanap namin siya sa address na inilista niya sa kanyang bagong titulo, 46B Santo Entiero Street, Angeles City. Pero ang nahanap lang namin ang dati niyang opisina sa Santo Entiero. Lumipat na pala si Attorney. Natuntun namin ang bago niyang opisina sa Pandan Street sa Angeles City. Pero pilit ang sekretary, wala si attorney sa opisina. Gayong may mga nag-iintay na kliyente. Maya-maya, lumabas ang mga kliyente. Canceled na raw ang kanilang appointment dahil nandoon kami. Humingi ang PCIJ ng appointment kay attorney Manaloto, pero hindi rin kami pinaunlakan. Tinanong namin si attorney Siegfried Fortun, lead counsel ng mga ampatuan, kung ano ang tunay na papel ni Manaloto. Sagot ni Fortun sa email, abogado si Manaloto ni Andal Jr. sa mga kaso niya sa Maguindanao. Abogado rin siya ng asawa ni Andal Jr. na si Rechal. Dagdag pa ni Fortun, hindi si Manaloto bahagi ng defense team niya sa massacre case. Huli raw nakita ni Fortun si Manaloto sa kasal ni Manaloto sa Pampanga noong Enero ng taong ito. Katunayan, batang abogado pa ang bagong kasal na si Manaloto. Sa talaan ng mga abogado, pumasa si Manaloto sa bar noon lamang 2005. Nagkaroon siya ng papel bilang appointment secretary ni dating Pampanga Governor Ed Panlilio bago siya maging abogado ng mga ampatuan. Ayon kay Te, mahalagang malaman kung paano nabili ni Manaloto ng sabay-sabay ang walong lupa't bahay ni Andal Jr. sa Davao. Gayong 7 taon pa lang siya na abogado.
Then the second thing that's also, you know, going to be problematic there is, of course, these are huge tracts of land. These are many parcels of property, you know, and the question of how he was able to get enough income to buy those properties, no, nang sabay-sabay, because of course there will be a paper trail, no? There will be taxes that need to be paid, there will be documents that need to be filed, no, and these have to be the transfers have to be processed, so those become problematic, no. So sa memorandum of encumbrance sa mga titulong nakuha ng PCIJ, lumalabas na 20 million pesos ang binayad ni Manaloto kay Andalang Patuan Jr. Ang hindi malino sa dokumento, kung 20 million ang bawat isa sa walong lote o 20 million pesos na package deal ang lahat. Kung 20 million bawat isa, lalabas na 160 million pesos ang ginastos ng batang abogado. Kung package deal naman, tila mababa masyado ang presyo para sa walong lupa't bahay, 2.5 million pesos lang on average bawat isa. Dito sa HUNA, ang zonal value ay maaring umabot hanggang 2,680 per square meter at lupa pa lang iyon. Hinanap namin sa HUNA kung saan ang mga bahay na ito at natagpuan namin ang isa. Sa 638 Kasoy Street, sa parehong kalye ng mansyon ni Andal ang Patuan Senior. Hindi kasing grande ang bahay na ibinenta ni Junior, pero malawak pa rin siya. At maraming struktura sa loob at dalawa ang gate ng sasakyan. Kinumpirma ng caretaker na ito nga ang bahay na nakapangalan ngayon kay Manaloto. Hi, ma'am, ito po yung 638. Ah, 638. Oh. Dito, nandyan si Attorney Manaloto? Wala po si dito. Pero dito ang bahay niya? Oh, dito. Ah, okay. Pero bihira raw siya napupunta dito. Kinumpirma rin ng caretaker. Noon lamang 2011 ito nakuha ni Manaloto. Kaya napupunta naman siya dito? Minsan-minsan po. Saan napupunta siya dito? Ako. Okay. Kasi hinahanap namin, may lang kami mga hinahanap eh. Kasama sa amin yung bahay niya. Kailan kaya siya babalik? Hindi ko lang alam kung kailan kasi nag-surprise naman siya kung punta dito soon. Ah, surprise lang? Opo. Oh, kailan po niya pag-ari? Kailan pa niya pag-ari? Last year po. Sa pagsasaliksik ng PCIJ, napag-alaman namin na may dalawang kumpanya si Manaloto na itinayo ilang buwan matapos niyang mabili ang mga bahay at lupa ni Andal Jr. Ang 8 Star Farms binuo noong September 2011. Ang paid-up capital nito, 62,500 pesos lamang. At ang 8 Bullet Security Agency, binuo noong Agosto ng taong ito. May pera sa bangko na kalahating milyon lang ayon sa treasurer nito na si Manaloto. Sinubukan naming kunin ang panig ng AMLAC sa pagbenta ng walong lupain ni Andal Jr. Ayaw magbigay ng pahayag ang AMLAC dahil confidential daw ang mga operasyon nito. Pero malinaw na nagulat rin ang AMLAC sa nangyaring pagbebenta ng ari-arian ni Andal Jr. Ayon naman sa Land Registration Authority, wala silang magagawa basta't kumpleto ang papeles na nagbebenta. At dahil wala pa namang freeze order ang korte noon, legal daw na maituturing ang paglipat ng mga lupain sa pangalan ni Manaloto. Kasi yung intention naman, hindi naman sa RD side eh. But on the parties, on the owner, on the buyer, eh kung kumpleto naman yung papeles eh. Kahit ba public record na merong case involving the forfeiture, eh at the time the transaction was entered in the registry, wala naman siyang notice yung register of deeds na meron ng order freezing the property. It becomes the ministerial duty of the register of deeds to process the transaction. Sa huli ang tanong ng marami, paano nalusutan ang gobyerno? Bakit tila kapos sa pagbabantay ang gobyerno? Mayroon pa bang ibang ari-arian na mga ampatuan na baka na ibenta na rin? At higit sa lahat, may matitira pa ba kung sakaling manalo ang gobyerno at ang mga naulilan ng mga biktima ng Maguindanao Massacre? If there's already a freeze order, I think that's judicial notice to all government agencies connected. So let's say if we're talking about accounts, banks should be informed that these certain accounts under the certain names have been frozen and no transaction whatsoever can be entertained. And in the case of property, I would be assuming the Registry of Deeds should know, not wait for someone to give them, you know, remind them na, oops, under judicial scrutiny yan, and there's a freeze order from the court. That's something that I am assuming should be known to concerned government agencies. So, again, the question of ethics comes in, no? Kasi dapat, he should have known better than to say, look, you know, hindi naman siya pinanganak siguro kahapon na
you know, this person is selling me 8 properties, and sure, I'll buy them, right? Of course, he knows what those properties signify. He knows what those properties mean, you know? And if he didn't, then perhaps dapat nag due diligence siya to find out, no? And again, if I were a buyer and I would be buying 6 to 8 tracts of land, huge parcels of property worth several millions of pesos from a person who is in jail, okay, for a massacre. Medyo, di ba, at the very least, mag-iingat ka, no? It's government that filed that case. I think AMLAC did. And what's the point of filing that case if they are not going to safeguard what they hope to safeguard, which is basically to keep the properties frozen or maintain status quo so that there is no movement, no attempts to alienate the property, mortgage the property, hide the property under somebody's name. Definitely, that's the job of the government if it's really serious about the case that AMLAC filed. Tatlong taon matapos ang Maguindanao Massacre, ngayon pala nagiging malinaw kung gaano kalawak ang ari-arian ng pamilya Ampatuan at gaano katatag ang kanilang kapit at impluensya. Base pa lang sa pinakahuling freeze order na inilabas ng Manila Regional Trial Court laban sa mga pag-aari ng pamilya, umaabot sa 161 ang titulo na nasa pangalan ni Andal Senior, Andal Junior, Zaldi Ampatuan at ilan pang mga kapamilya. Kung susumahin ang sakop ng mga titulong ito, umaabot sa 5 million square meters ang lupain nila, mula Maguindanao hanggang Cotabato, hanggang Davao at pati na rin sa Makati City. Katumbas ito ng 500 hektarya or 5 square kilometers. Marahil mahirap unawain ang mga numerong ito. Maraming Pilipinong nagtsatsaga lamang sa mga bahay na 40 metro kwadrado. Sa 5 milyong metro kwadradong pag-aari ng pamilya, kalahati nito ay nakapangalan kay dating Gobernador Andal Ampatuan Senior at ang kanyang asawang si Bay Laila. 2.5 million square meters, mas malaki pa rin sa Pateros. Kasama na rito malapalasyong mansyon ni Andal Senior sa Huna Subdivision sa Davao City at ang palasyo rin niya sa main highway sa Sheriff Aguac sa Maguindanao na may sarili pang malaking mosque sa loob. Susunod sa kanya ang anak niya na si Andal Ampatuan Jr. Pumapangatlo si Zaldi Ampatuan na may 847,000 square meters. Mas maliit man ang kay Zaldi, mas mapili naman siya sa lupa. Kasama rito ang malaking mansyon sa 1841 Tamarind Road sa Dasmariñas Village sa Makati, na pinangalan niya sa kanyang abogado na si Redemberto Villanueva. Dito tumitira si Zaldi sa tuwing siya ay nasa Maynila at dito hinatid ang mga dokumento na kailangan niyang pirmahan. Bukod pa riyan, may condominium unit si Zaldi sa 21st floor ng Oriental Gardens sa Pasong Tamo, Makati. Sa Huna Subdivision naman, isang bloke ang sakop ng kanyang mansyon sa Calamansi Street, sa kabilang kanto lamang ng mansyon ng amang si Andal Senior at ang binentang mansyon ng kapatid na si Andal Junior. Malawak ang lupain, magara ang mansyon. Halos isang tema lang ang mga bahay ng mga Ampatuan. Kulay pink ang pintura, mataas ang bakod na may nakabaon pang mga bato o tile. At parating may watchtower or guard tower sa mga kanto. Sa bahay ni Zaldi, mayroon pang CCTV camera. Ayon kay Land Registration Authority Deputy Administrator Ronald Ortile, bagamat may mga tao at korporasyon na mas malawak pa ang mga lupain, nakakalula pa rin ang pag-aari ng pamilya. How does 5.1 million square meters strike you? Is it unusual? It's huge. Kasi divided by 10,000, if mga ano siguro, 500 hectares, that's big. But is it an unusual number? Relative sa stature mo eh. There are people who owns more than that. Pero hindi ka magtataka kasi mayaman naman talaga sila. Landed sila even before they were born. Depends, relative siya eh. Depends on the owner if he has the capacity. June 2011 na pinatawan ng freeze order ng Manila Regional Trial Court Branch 22 ang mga pag-aari ng mga Ampatuan dahil sa civil forfeiture case na isinampa ng Anti-Money Laundering Council or AMLAC. Ang kaso ay nakabase sa pag-aaral at lifestyle check na ginawa ng Ombudsman at ng Commission on Audit. Sa kanilang ulat, labis-labis ang naitalang mga pag-aari ng pamilya, gayong wala silang malinaw na pinagkakakitaan. Sa audit ng COA, maanomalya raw ang paggastos ng 2.5 billion pesos na pondo ng ARM na dating pinamumunuan ni Zaldi Ampatuan. Ayon naman sa Ombudsman,
Karamihan sa mga pag-aari ng angkan ay hindi man lang inilagay sa kanilang SALN, ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na dapat ay sinusumite taon-taon. Sa huling SALN na sinumite ni Andal Sr. noong 2007, 18.5 million pesos lamang raw ang kanyang net worth at 5 lamang raw ang pag-aari niyang lupa't bahay. Ang kanyang dineklarang annual gross salary, 597,000 pesos lamang. Pero sa talaan ng AMLAC, aabot sa 48 ang real property sa pangalan ni Andal Sr. Doon pa lang, kulang na raw ng halos 69 million pesos ang deklarasyon nito. Kung susumahin ang iba pang pag-aari, undervalued raw ang net worth ni Andal Sr. ng mahigit 183 million pesos. Si Zaldi naman dineklara lamang ang kanyang 5 bahay sa Sirif Aguac, Davao at Cotabato. Pero sa tala ng AMLAC, 18 ang kanyang lupain. Sinubukan ng PCIJ na hinga ng panig ang mga ampatuan sa pamamagitan ng kanilang punong abogado na si Sigrid Fortun. Ayon kay Fortun, katawa-tawa raw ang mga paratang ng AMLAC dahil karamihan sa mga estimate galing lang daw sa internet. Katunayan, sa isang email na pinadala ni Fortun sa PCIJ noong nakaraang taon, wala nga raw cash ang pamilya. Dagdag pa ni Fortun, maraming lupain ang asawa ni Andal Sr. at karamihan sa kanyang ari-arian ay nakuha raw nito bago pa siya maging opisyal noong 1987. Pero sa listahan ng AMLAC, 27 sa 48 na pag-aari ni Andal Sr. nabili lang niya makatapos ng 2001 noong siya ay naging gobernador. Ngayon ang tanong, saan galing ang lupain ng mga ampatuan? He's always said that he's a farmer by profession. He always said that, you know, I'm good with the soil. It's what I know. That's why he planted corn, he planted rice, he planted coconut. Si Datu Ishak Mastura ay dating Regional Trade Secretary ng Autonomous Region in Muslim Mindanao, nang si Zaldi Ampatuan ang nagsisilbing gobernador. Kabilang si Mastura sa isa sa mga kinikilalang royal families ng Mindanao, tulad ng mga Ampatuan. But there were also stories about him grabbing lands because, you know, he saw the value in lands. More than anything, because as a farmer, he saw the value of lands. So it was not pure land grabbing in the sense of, you know, just occupy it and say it's mine. He offered a price that you could not refuse. May kasama na tawa yung you cannot refuse. So that's how he accumulated some of those land. So now we don't know what will happen to those lands because some of them have been reoccupied by the original owners, but the titles are still in the name of Patuan. When he became governor, that, you know, he started really accumulating land. Maybe as mayor he did some, but not to the extent that he did as governor. So at the start he was a farmer, and then he... Again, because of capital, I told you. Capital seeks a way wherein you can invest it so that it will be preserved. So when he became governor, he had more capital. So the system drove him to accumulate more because that's the capitalist system. Hindi lang ang pag-aari ng mga ampatuan ang nakakamangha, kung hindi pati na rin ang katatagan ng angkan sa politika. 3 taon matapos ang Maguindanao Massacre, umaarangkada muli ang pamilya sa politika. Hindi bababa sa 72 kandidato na may apelyido o middle name na ampatuan ang kandidato sa May 2013 elections. At ang mas nakakamangha, marami sa kanila ay tatakbo sa ilalim ng United Nationalist Alliance ni Vice President Jejomar Binay o sa ilalim ng Liberal Party sa ilalim ni Pangulong Benigno Aquino III. Sa 34 na tatakbo sa ilalim ng koalisyon ni Binay, kasama na ang asawa ni Zaldi Ampatuan na si Johaira Bongbong Ampatuan at ang asawa ni Andal Jr. na si Rachel. Kasama rin sa koalisyon si Zahara Ampatuan, asawa ni Anwar Ampatuan na nakakulong dahil sa masaker, at si Ahmad Ampatuan Jr. na nadawit din sa masaker. Sa ilalim naman ng Liberal Party, tatakbo ang half-brother ni Andal Sr. na si Sarip Ampatuan. Si Sarip at 8 pang mga ampatuan ay tatakbo kasama ni Liberal Party Gubernatorial Bet Esmael Mangudadatu na namatayan ng asawa at kapatid sa Maguindanao Massacre. Paliwanag ni Mangudadatu, ibang-iba ang ugali ng mga ampatuan na kasama niya sa LP slate. Gayunpaman, malinaw na nakabangon ng muli at namamayagpag pa rin ang pamilya ampatuan sa politika kahit na madawit sa Maguindanao Massacre. Ano ang ibig sabihin ng political alliances na ito? Ng pagkukop ng mga partido ni President Aquino at Vice President Binay sa mga ampatuan, sa ngayon usad pagong na paglilitis sa kaso ng Maguindanao Massacre, sa kinabukasan ng sadlak sa hirap ng mga taga Maguindanao, at sa biglay na ibebentang pag-aari ng mga ampatuan sa mga darating na taon. He lost touch with the interest of the common man.
when he actually came from poverty himself. No, he rose up the ranks. He was also a farmer. He tilled the soil. So he should have understood right away what it meant to be in to be downtrodden. If there is nothing, no account, no property that could be seized in order to satisfy damages awarded by the court, this is on the assumption that we get those convictions that we want, then it's just an empty victory. It's a victory on paper, but cannot be executed. Walang bayaran.